Simula. Saan nga ba nagsimula ang ating paglalakbay? Kailan nagsimula itong mahabang salaysay? Sino-sino nga ba ang mga nakasabay, nakasama, kinanlong, inakay, nakapiling upang kalaunan ay hayaan ding humiwalay? Siya kasi yung unang kumausap sa akin tungkol sa mga dapat gawin ng teacher. Siya may nagturo sa akin kung paano ang yung steps ng paggawa ng lesson plan. Yun, siya nag-guide sa akin ang bawat gagawin ko. Siya yung hindi mga kalimutan. Ikaw sa kaya ako. Nakalala ko na lang si Monchelo. Hay! Mahirap nga talaga kapag tumatanda na. Pilit kinaka pa ang mga alaalang kumupas na. Para bang mga letrang isinulat sa lumang pisara, pilit man inaaninag, ay unti-unti nang nabubura. Ngunit mababalikan, nakapukit sa bawat silid, sulok at daanan, sa bawat haligi nitong ikalawang tahanan, mababakas at mababalikan ang likas niyang marangal na kasaysayan. Taong 1959 ang tuluyang binyagan sunod sa dakilang ngalan ng Pangulo ng Sangkapulawan, ang paaral ng Ramon Magsaysay ay natunghayan. Wala po. Lahat ng aking karanasan, be it happy or sometimes not so good, lahat yan ay nagpatatagpo sa akin upang ako ay magsikap pa na mapabuti ang aking sarili para lalo pa akong makapaglingkod sa napakaraming mga stakeholders. Yung mga karanasang iyon ang nagsilbing inspirasyon upang lalo akong maging mabuti bilang isang punong guro. Walang bababuhin sapagkat ang pag-stay ko sa Magsaysay ay naging may contentment ako at fruitful ang pag-stay ko sa Magsaysay. Ito yung lugar na hindi makalimutan sa Magsaysay mo, yung paglipot. Pag pumupunta ka dito, marami kang nakikitang bata na sweet. At pag dumaan ka, makita ka ng bata, dito ka naman lalagyan ng bata. Ang ganda, ibang-ibang ang hirap lang pagka napunta ka sa paglipot.
aking mga labing ng bata, makilala ka, tuwa sila sa'yo, parang ito ka lang nakita. Ang pinaka-paborito kong lugar ay yung aming faculty room. Kung saan nagpapalitan kami ng mga kuro-kuro at mga learnings na dapat namin impart. Yun ang kung bakit favorite ko yung faculty room namin. Mula sa payag na simula ay nadhatikain tulad ng isang pamilyang may iisang hangarin. Pangarap ng bawat henerasyon ay inangkin at tila ba isinaboy sa langit upang magdingding. Dekada 70, munting paaralan ay lumaki na. Pinalawak ang aklatan, maging ang kantina. Kasabay ng pagpapalit ng dekada, naging piping saksi ang mga ligi at pader niya. Mula sa mga paglusong sa baha ng Espanya, hanggang sa mga kudeta, huwelga at mga parada, isinisigaw hindi lamang ang mga ideolohiya, bagkus maging ang kausayan na tanga niya. Sa pagpasok ng 20th century, Magsaysay ay sumabay sa pagiging moderno. Daba sa bawat binting ng puso ko ang lakas, ang sigla, at ang mabilis na pagbabago. Natatandaan ko pa kung paano ang dating ospital at klinika na gumagamot sa pinsala at nararamdaman ng iba ay naging puntasyon ng bagong gusaling kumakalinga sa mga pahat na isip na may dalisay na adhika. Para sa question number one, ano ang nararamdaman mo nung unang araw mo sa Magsaysay? Siyempre, medyo kinakabahan. Saka excited din kasi kasama ako doon sa faculty member ng isa sa mga pinakasikat na eskwela. Ang naramdaman ko po ay happiness, excitement, fulfillment. Kasi po, ang paglipat ko sa Monsay, Manila ay isang promotion mula po sa Head Teacher 3. Ako ay naging Head Teacher 6. Mula sa bagong 10 silid-aralan, nagbagong bihis din ang marangal na paaralan. Pinalawak, pinalaki, mas naging kapitapitagan. Malayo sa simpleng nakaraan, malayo na sa payak na minagmulan. Thank you.
experience ko sa Magsaysay. Hindi ko akalain na naging presidente ako ng faculty club. At naging ano rin naman ako, bukod sa pagiging presidente, naging director din ako ng cooperative namin. Kumbaga, may mga naiambag ako sa faculty club at sa aming kooperatiba. Ang memorable ko ay ang mga estudyante ko na kung saan they are very successful na, ngunit ako'y binabalikan pa rin. So, malaking bagay yun sa akin. Ngunit malayo pa sa huling patutunguhan. Aabutan ko pa ba ang mga susunod na pagbabago sa paaral ng sinisinta? Paano ang mga pinto, bintana, upuan at mesa? Sa matitiwag niyang paner, anong kulay naman kaya ang ipipinta? Baka nga hindi ko nakayanin pa ang paglalakbay sa mga palapag kung madaragdag ang pa. Sana, sa susunod nating pagkikita, kapag napapalmuti ang kala ng mga bagong silid at pisara, kapag ang mga pasilidad maging mga kasangkapan mo ay bago na. Sana, kung pwede lang sana, kung maabutan ko sana, ay lunurin ako ng mga ngiti at masisiglang tawanan, ng kabi-kabilang mga katanungan at kaisipan, ng mga matang gumagalugad sa katotohanan, ng mga kabataang malaya sa panganib at kamangmangan. Mga gurong nagsusumikap upang maging tulay ng mga aralin sa aklat at ng tunay na buhay. Maging kalungan kapanawa ng sanglaksang karangalan, hugad ng mga bagong lakas nitong bayan. Ang naiambag ko siguro yung ang disiplina sa bata pagdating sa pag-aaral. Kasi pagka nadisiplina yung bata, kung paano sila dapat mag-aral, ayun, makukuha nila. Yung umpisa ka lang ng klase, disiplinahin na sila para makinig. Ayun, matapos ang klase 1 na okay naman. At ngayon, sa punto ng kasaysayang aking kinalalagyan, walang agam-agam kong paniniwalaan, katulad ng pagsasalin sa akin ng sulo at lakas ng nakaraan ng mga naunang mag-aaral, guro at kawanin ng paaralan, ng kanilang mga pagtitiis, pagsusumikap at mga pangarap. Walang agam-agam kong inaharap
Tanggap na hindi lahat ng pagbabago ay madaling malalasap. Ngunit tulad ng pagsisikap ng mga dakila ng nakaraan, kaming mga nasa kasalukuyan maging ang kinabukasang pinag-aalayan. Man ito abutan, hindi ko man mismo matunghayan, ngunit panatag kong pinabaniwalaan na sa iyo o mahal kong magsaysay sa iyo nananahan at mananatiling mananahan ang kultura